Hi YouTube, hi everyone. Today I'm going to show you how to cook carbonara in just 10 minutes. So, let's go guys. Ito po, nagpapainit na ako siya ng tubig. So, dyan po natin ilalagay yung pasta. So, habang pinapainit ko yan, tapos dito yung pagigisa natin ng sauce. Okay, so nag-prepare na po ako ng garlic. Yan, may garlic siya, konti lang. And then, habang iniintay natin yan, i-aano ko na rin yung egg. Flour. Para sa tipid sa oras. So, kumukulo na yung tubig natin ngayon. Ilalagay na natin yung pasta. So, yung structure ng pasta is 7 to 8 minutes. Pero sa akin kasi yung alaga ko ayaw niya ng medyo half cook, so dadagdagan natin yun sa ng oras. And salt. Konting salt. And konting oil. So, mga 1 tablespoon lang. Hintay natin yan. Habang hinahantay natin yan, gagawin na natin yung kanyang sauce. So, I got ilang grams ba ito? Hindi ko alam kung ilang grams na ito. Bacon. Ito yung mga nabibili na sa supermarket na bacon. So, easy cook na siya. Smoked bacon. Oops. Lagyan natin siya ng konting oil para hindi siya bigit-bigit. There you go. Wait lang natin siya until golden brown ng bacon. Saka yung pag lumabas na yung kanyang mantika. Ayan guys. Inaamoy nyo lang siya ang bango-bango. And then, ito ang hamulin natin ng konti. Evenly cooked. Oo, evenly cooked. Very good, guys. Just wanted to say, hindi ako bumibili ng carbonara sauce na ready-made na. So, I will show you guys how to make your own carbonara sauce. Very healthy siya, very simple, and easy to make and cook at home. Yan, golden brown na siya guys. So, inalagay natin yung garlic. And of course, our flour.
Ayan guys, yung flour natin yung dinikit na patala. Ang pata na, halong-haloin natin. And gagamit tayo ng fresh milk. One. And two. There you go. Tapos haluhaluin natin. Lalapot na yan guys kasi mayroon tayong mga cornstarch. Yan guys, malapot na siya kaagad, agad. Eh, mabilisang lunch to guys. So, ito yung sauce natin. So, after, hindi ko na siya lalagyan ng, no need to put some salt kasi yung bacon is a bit salty na siya. Yan, so, hintayin na natin. Patayin na muna natin yung ating, patayin muna natin itong para sa sauce. Hintayin natin yung noodles na matapos. So, guys, napaka-easy ng, ng sauce na, ng ating pasta sauce na hindi mo bili-bili. So, very easy siya na gawin. Yan. So, hintayin na muna natin yung ating pasta. Tingnan natin kung ilang, na ba siya. Lapit na siya. So, nag-upisa tayo. So, 5 minutes pa lang. So, ngayon, 5 minutes more. Yan. Almost ready na siya. Almost ready. So, 2 more minutes, guys. Kasi medyo matigas pa. Ayun ng alaga ko kasi ng matigas pa. So, yan na yung sauce. Yung pasta natin, natin na lang natin for 2 minutes and then we're ready. Yan guys, almost ready na siya. So, kailangan natin i-create yung ating sauce. Yan, bumuksan na natin yung ating sauce. Kuhanin natin yung ating spaghetti. Pwede natin yung patuloy. Ayan. Diretso na nyo na yan guys. Yan kasi. Yan ang aming lunch ng aking alaga. So ready na siya. And then, haluhaluin lang siya. Hindi mo huwag mong itapon kung pinag-alam ng inyong pasta kasi pag malapot na malapot yung inyong sauce, pwede nyo kuhanin yung tubig nila yun na ilalagay nyo dito. Yan guys. Pag ako lang kasi yung kakain, nilalagyan ko siya ng dried oregano or black pepper siya. Kaso lang, yung alaga ko, ayaw niya yun. So, we will just put a little bit of paminta pepper. There you go. Yan, kumukulo na siya. And then, diba guys, lumalapit na siya. Mayroon ka ng instant carbonara sauce. Very simple, very easy, and it's very it's very sirit na hindi. Hindi ko na mabanggit. So, ilalagay na natin yung egg. Ang niya, ang lasa, tapos ang sustansya pa niya. Kasi most of your ingredients ay fresh. So, yan na guys.
kumukulo. Ayan. Diyan natin makikita kung malapot. Malapot ba siya? Oo, diba? Okay. O, tamang-tama lang yan. Oh guys, very simple, 10 minutes carbonara for lunch. Para sa alam na ito. Tapos, ilalagyan natin siya ng konting cheese. Parmesan cheese. Ayan.